What's up mga kamigo, and di ako makatulog eh dahil nangangatok sila dun sa may taas na kabina ko. So magbibideo na lang ako or gagawa na lang ng vlog. And ngayon pag-usapan naman po natin yung mga ginagamit kong mga chemicals at cleaning agents dito sa gali at sa mga kabina. So ako po si JohnTotep and welcome to my vlog. So sa gali muna ako mag-umpisa mga kamigo, yung mga ginagamit kong chemicals at cleaning agents. Una, dishwashing liquid. And siguro naman lahat tayo familiar sa dishwashing liquid tulad ng mga Joy, Ajax, di ba mga ganyan. So ito rin yung mga panglinis natin ng pinggan dito sa barko. Mga kaldero, or mga baso, mga utensils. And mahirap kasi gumamit ng sabon or mga powdered soap, makakasugat sa kamay. Then next naman yung bleach. Ano ba ang purpose ng bleach? Ginagamit naman ito pang mop, pang babad ng basahan, then pang sanitize sa gali pagkatapos maglinis. Then number 3 naman yung general cleaning powder. So ito yung ginagamit namin pang washing sa gali, or kung walang general cleaning powder kahit yung laundry soap na lang. Pwede naman yan basta matatanggal yung mga mantika. Then next yung stainless and steel cleaner or metal polish. So ito yung pinanglilinis natin sa dingding kasi ang kadalasan na dingding sa mga gali ay stainless. So pag may bakat ng kamay or mancha, ito yung pinang-spray natin para matanggal siya. Hindi sabon. Pero pwede rin sabon kaso mas maganda yon kasi kikintab pa siya. Then next yung oven cleaner naman. Para saan ba ang oven cleaner? Si Mayor lang ang gumagamit talaga nito madalas kasi pag naglilinis siya ng oven, pag nag-spray siya sa mga grills ng oven, di ba? Yung mga pinagpapatungo niya ng mga stainless niya. Kaya siya lang talagang halos gumagamit nito. Then next naman yung hand cleaner or panghukas ng kamay dito sa may lababo na sa wash basin. So ito yung normal na ano, pinaghugasan natin ang kamay bago magtrabaho or bago mahawak ng pagkain, di ba? At saka pag may inspection, pag wala niyan, talagang deficiency na yan, kaya huwag kalilimutan lagyan yan. Kasama nung paper towel yan, may lalagyan dun eh. So yan mga kamigo, yung anim na cleaning agents at chemicals na ginagamit namin ni Chip Cook dito sa gali. Then next naman dun sa kabina, yung mga ginagamit ko. Una yung all-purpose cleaner. So ito yung ginagamit kong pang dusting. Dahil yung all-purpose cleaner namin dito, yung mga dumadating medyo mababango. Kaya gusto rin ng mga officers na inisprayan nun. Pero kung wala naman kayong all-purpose cleaner, kahit yung liquid soap na lang kung meron kayo, at least yun, di ba? Para hugas-hugasan na lang yung basahan natin pag medyo madumi na. Then next naman yung liquid soap. So ang kadalasan ginagamit ko talaga dito ay pang linis sa CR. Pero kung yun nga, sabi ko walang all-purpose cleaner, kahit pwede rin siyang pang dusting. And basta pag medyo madumi na yung basahan, hugasan lang. Then next naman yung bleach. So para saan ba ang bleach? Ha? Para sa CR din ito, para matanggal yung mga amoy-amoy and masanitize talaga siya. And sa mga ibang barko ko na hindi sila carpet, mga nilolium din sila, yung kapitan ko after mag-vacuum, pinapamap niya ng may bleach. So kagustuhan niya, yung choice niya yon. Pero kung ayaw naman ng mga officer nyo, ng mga senior officer, kahit wag na. Kahit map lang ng siguro may sabon na konti, di ba? Pwede na yun. And next naman yung toilet cleaner. So kung nakita nyo yung, or napanood nyo na yung vlog ko na how to clean ship's cabin, pinakita ko doon yung ginagamit kong palinis ng toilet is gamma sim. So bakit gamma sim? Dahil ito ay environmental friendly at saka non-fuming, di siya bumubula. So pwedeng-pwede talaga siya. And kung wala naman kayong mga gamma sim or ano, basta yung soap na non-fuming, yung hindi, basta hindi siya bumubula, pwede naman siguro. Or kung wala talaga, kahit bleach na lang ang gamitin yung panlinis. Kasi kesa naman mapagalitan, 'di ba? Next naman yung air freshener. So the word itself na lang, 'di ba? Air freshener. Pampabango. Para saan ba? Kung sa tingin nyo medyo may amoy pa rin yung kabina, kahit kakatas nyo na maglinis or magpunas magmap, isprayan nyo na lang nito. Mahirap to lalo na pag may mga naninigarilyo. Diyan mahirap matanggal ang amoy. So
ang ginagawa ko ay pinupunasan ko talaga yung dingding. Kahit yung dingding na lang ng bleach, then air freshener, tapos buksan nyo lang yung pinto. Yan, sigurado matanggal rin naman agad yan. Mga ilang punas lang yan. Then next, ito na may mga madalas na hindi nagagamit or nagagamit man siya monthly or quarterly. So una, yung stripper at wax. So ano ba yung stripper? Ito yung ginagamit natin sa site pag tatanggal tayo ng mga dumi, mga stains bago ka mag-wax. So ito, inahalo lang to sa mainit na tubig. Pero yung ratio nito, depende kasi sa klase ng stripper. Kada brand iba-iba. So tignan nyo na lang sa may direction how to use na lang. Then wax. Siguro yung wax naman katulad lang din sa atin to. Pero iba yung wax. Yung wax dito are liquid. Kulay pink siya. So paano ba ang paggamit nito? Ang gagamitin mong map dito, hindi yung map na mga ginagamit natin panlinis. So mas maganda kung gumamit ka ng tuwalya na yung medyo madumi na, na hindi naman ganun kadumi, yung luma na, then gupitin mo siya na sakto dun sa map. Pag yun ang gamit mo, pantay-pantay ang pagkaka-wax mo. So puro lang ang paggamit nito, hindi siya paunti-unti. I mean, hindi siya inahaluan ng tubig. Then next naman yung insect spray. So ginagamit ko lang to pag nagtatapon ako ng food waste or nagtatago ng food waste dun sa may likod, nag-iimbak kami. Pag naka-angkurahe, bawal magtapon yan, and pag nakadikit sa puerto, lalong-lalo na. So bakit in-sprayan ko yung garbage bin namin? Para at least, umpisa pa lang, hindi na lumapit yung mga langaw doon. And kung meron man langaw, diba, mapatay agad sila. Para ma-prevent na agad natin yung pagdami. Then last na yung glass cleaner. So bihirang-bihira lang talaga magamit dito yan dahil di naman ganun kadumihin yung mga salamin dito at saka kukunti lang salamin. So hindi naman siya katulad sa mga cruise ship na marami. And bihira lang talaga tumanaw dyan sa bintana yung mga nandito sa tanker. So yun po, maraming salamat po sa panonood. And sana may mga nakuha po kayong mga tips and reference sa mga nasabi ko. And kung may suggestions po kayo or gustong itanong, comment or message nyo lang po yung Facebook. And thank you for watching. Give me a clue. Do I make a move? Make a move.